Hello guys and welcome back to Him High Agri-Vlogs. And ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gumawa ng CBC or ito yung isa sa ipinapagawa sa atin kapag nag-enroll tayo ng TM1. So ano-ano nga ba yung mga kailangan natin dito sa paggawa ng CBC or Competency-Based Curriculum? So unang-una dapat guys, meron kang laptop and syempre meron kang template which is binibigayan kapag naka-enroll ka na ng TM1, and syempre dapat meron kang TR o tinatawag natin na training regulations nung qualification na gagamitin mo para sa iyong TM1. So kung wala ka pa ng TR or training regulations, so pwede mo yang i-search sa Google, i-type mo lang yung training regulations and kung ano yung qualifications na gagamitin mo para dito sa TM1. Meron ka na lahat ng yan, let's proceed kung paano nga ba gumawa ng CBC or Competency-Based Curriculum. Okay guys, so ito na yung ating ginawang CBC or Competency-Based Curriculum. And ito nasa kabila na to, ito yung ating training regulation. So dahil nga tayo agriculture guys, so ang ginamit natin is horticulture and C3. At ipapakita ko kung saan nga ba nanggagaling itong mga pinipilap natin o inilalagay natin dito sa CBC. Okay, so bago natin simulan to, so i-browse muna natin kung ano ba itong TR. So, ito yung training regulation. Ano guys? So, yung training regulation ng horticulture and C3. So, ayan. So, pwede nyo i-browse guys. So, itong TR. So, ano nga ba yung TR? The training regulation serve as basis for the number one, competency assessment and certification, number two, registration and delivery of training programs, and number three, development of curriculum and assessment instruments. Okay, so yun yung silbi nitong TR na ginagamit natin. Okay, so meron siyang apat na section. Yung section 1 is the definition of qualification. Number 2 is the competency standards. Number 3 is the training standards. And number 4 is yung national assessment and arrangement. So, ito guys, CBC, actually tinapos ko na to eh. So, para ipapakita ko na lang kung paano siya ginagawa. So, ito yung ating CBC. Usually, pag CBC pa lang, usually copy and paste lang to from TR. So, ipapakita ko lang sa inyo kung saan ang galing itong mga nilagay natin dito sa CBC. Okay? So, start na natin kung paano nga ba at saan ang galing itong mga ipinipill up natin sa CBC. Okay, so makikita nyo dito, meron tayong course design. Okay, course title, nominal duration, qualification level, and course description. At saka itong trainee entry requirements. Okay, so saan marang gagaling yan? So, umpisa natin ano? So, itong TR, makikita nyo dito, pag binouse nyo ito, okay. So, ito na yung pinapakita natin kanina. So, browse lang tayo. Ito yan. Okay, so meron tayong tatlo, ano, yung basic competency, the common competencies, at saka yung core competencies. Okay, so saan ba natin makikita yung mga duration na yan, kung kano nga ba kahaba. Ano? So, ito na yung section 2. Punta tayo sa section 3. Okay, so medyo mahaba kasi itong TR na ito. No? Punta tayo sa section 3. Sa kababa ng section 3. So, medyo makuan kasi itong TR ng Horti LC3 kasi ang core competency nito is 10. Unlike sa ibang qualification, kunti lang. Okay, nasa common competency pa lang tayo. Let's go. Okay, bilapas na tayo. Okay. Section 4 na ito. Dito tayo sa section 3. Okay, so na yung mga oras niya. Ito na palapas. Okay, so makikita nyo dyan yung kanyang training duration. Ano? So basic competency, 18 hours. So nagin natin 18 hours. So ginaya lang natin yan. Common competency niya, 14 hours. Ito, 14 hours lang din. And syempre dun sa core competency, 413 hours. So yun po. So, may total siya na 445 hours. So, qualification level, so meron tayong horticulture NC3. So, level 3 yung ating ginamit. So, yung ating course description, saan ba natin yan kinuha? Okay, so yung course description, tapos na tayo. Tapos na nga.
course description. Kinopya lang din natin siya. So, ang CBC guys, isa sa pinakamadaling gawin kasi most nang gagamitin mo dito, lahat ng pipilap mo dito, ito. So, course description, copy-paste lang din yan dito sa section 3. Ano? Section 3 ng training standards, makikita mo dyan. Then, yung training entry requirements sa 3.3. Okay, nasa na yung 3.3. Okay, so pwede nyo siyang, guys, i-browse. No, mag-uumpisa kayo i-browse nyo muna, alamin nyo muna yung laman ng TR. Okay, number, okay, ito, 3.3, training entry requirements. So, kinopy-paste lang din natin yan. Okay, then yung course structure, so ito na yon. Ito, copy-paste lang din to. Okay, so balik tayo dito sa taas. Okay, so ito yun, 3.2. Okay, so 400 hours sa basic competencies muna tayo. Okay, at 3.1. Okay, so kinopya lang din natin yan. Yan. Unit of competency, lead workplace communication sa basic one. So module title, ginawa lang natin yung lead, ginawa lang natin leading. So lahat naman yan guys, gagawin mo lang, lalagyan mo lang ing. Okay, develop, developing. Okay. Tapos, yung learning outcomes, ito yun. Kukopihan nyo lang din yan and i-copy-paste nyo dito. So, lahat yun, ganun ang gagawin natin guys, copy and paste lang. And pagdating sa nominal duration, actually dito, wala kang makikitang nominal duration. So, ito, as a trainer, as a facilitator, ikaw yung maglalagay kung ilang oras ba dapat ang aabutin nung isang unit of competency na yan. So, dapat, within 18 hours na nakapalugit para sa basic competency, mapagkasya mo yung lahat ng competencies for basic competency. Ano? So, yan. Dapat mapagkasya mo siya ng 18 hours. So, ang ginagawa ko dito, so, ako naman yung mag-decide dahil ako yung trainer, so, hinati-hati ko siya into 3 hours hanggang sa ma-meet ko yung 18 hours. Okay? So, hindi pa naman siya ganun ka-kwan dito kasi pwede ka na mag-adjust. So, dito sa core competency, ito talaga yung pinag-iisipan, no? Kung gano'ng nga ba kahaba, ituturo yung isang competency. Okay? So, ito meron siyang nominal duration. Ikaw ang mag-decide nito ha kasi ito yung susundin mo dun sa mga sunod na steps na gagawin na natin. Like, pag-umawa na tayo ng module of instruction or yung tinatawag nating MOI. So, after ng CBC, guys, ang kasunod natin gagawin dito is the MOI or modules of instruction. So, yun yung gagawin nating kasunod. Okay? So, yun lang guys. Ganun lang kadali. And kung may question ka kung paano ginagawa tong CBC, ilagay mo lang sa comment section at gagawa natin ng content dyan. Okay? So, yun lang guys. Madali lang. Copy and paste lang. Copy and paste lang to lahat guys. No? And, ayan, assessment method. So, na yan. Makikita naman natin. Course delivery, competency-based training. Okay? Or tinatawag nating CBT. Then, meron tayong mga resources. Saan galing itong mga resources na to? Punta ulit tayo kay TR. Okay? Nasa na si TR. Okay. Ito si TR. Okay? Pagkatapos mo niyan, nagawa mo na yung structure na yan, na-copy and paste mo na, sa kababaan niyan, ito, yung tools and equipment and materials. Tools, materials, and equipment, nakasulat na. Copy and paste lang din to guys. Okay? So, pag copy paste nyo, lagay nyo lang din yan dyan. Okay? So, bali copy-paste lang din to guys hanggang sa matapos. Okay. Training facilities, copy and paste lang din yan after ng after ng mga tools, materials, and equipment. May training facilities din na nakasulat sa baba. O, yan. So, copy-paste lang din po ito. Ganun lang po, kadaling gawin si TR. Okay? Then, instructor, trainer's qualification. So, ito, copy-paste lang din to guys. Ito yan, sa kasunod. Okay? So, na yan po, nakasulat yan. And, yan na guys, yung paggagawa natin ng CBC or Competency-Based Curriculum. Next naman na ituturo ko sa inyo guys is kung paano gumawa ng MOI or Module of Instruction. So, as of now, ito lang muna guys. And kung bago ka pa lang dito sa ating channel, isubscribe muna ang ating channel. And thank you and please subscribe.